So today we are leaving Tacloban City. Magbibiyahe tayo ng 4 hours going to Borongan City, Samar. The weather is perfect for long drive. Dito tayo dadaan sa part ng Paseo and Marabot area. Meron tayong madadaanan dito magagandang view like this one. May mga rock formation and more rock formation, and on the other side of that, makikita na yung beach. Madadaanan natin yan in a bit. So, ito na yung parang coastal road. Sobrang na-enjoy ko yung view dito na naghihiwalay yung bundok tsaka yung dagat. At hinahati siya ng kalsada. So, it's a really nice road. Ang ganda. Stopover muna tayo dito sa Eastern Samar. It's 11 a.m. so we'll have our lunch. We tried to eat as fast as we can kasi gusto namin maabutan ng medyo maaga-aga pa yung boat papunta dun sa islang pupuntahan namin sa Borongan City. Yung island pa lang i-visit namin today is called Ando Island. Ayun, after 3.5 hours, nakita na namin yung pa-welcome arch ng City of Borongan. So meaning malapit-lapit na tayo. Dito kami dumiretso sa Save More, katapat ng JNF Mall. May parking area dito, so dito namin iniwan yung sasakyan namin. And at the same time, minute namin yung tito ng isa naming office mate, si Map. So nag-offer siya na ihatid kami papunta dun sa Pantalan. Pero namili muna kami ng mga dadaling gamit at mga pagkain. Kunin na natin mga gamit sa car, tapos iwanan na namin dito. Save More going to the port, siguro wala pa mga 10 minutes. So ito na, nagdi-discarga na kaming gamit and mag-aantay na lang kami ng parating na pump port. Walang bilihan ng ticket dito. It's like an unofficial port. So mag-aabang lang kayo ng pump boat na parating, tapos kung available yung pump boat pabalik at may space pa, pwedeng sumakay. Medyo natagalan lang kami mag-antay dito kasi nga hindi siya fix yung interval ng pagdating ng mga bangka. Meron din mga nag-aabang dito, mga magdadala ng mga paninda, ito may mga isda. So nung dumating na yung unang pump boat, hindi agad kami nakasakay kasi parang naka-reserve yata siya dun sa isang private, parang nirentahan siya. So we had to wait. Siguro we spent almost roughly 1.5 to 2 hours, but finally nakasakay din kami dito sa may pangalawang bangkang dumating. We also thought of renting our own boat going to the island, pero medyo mahal siya, so nagantay na lang kami ng pump boat. Ito, medyo matagal, pero at least nakasakay na kami. We paid parang 50 pesos lang per head to get to the island. So if you're planning to come here, ang suggestion ko is maghanap kayo ng contact ng may kakilalang bankero. So mag-rent lang kayo ng pump boat para hindi masayang oras. You can also do what we did, but be ready to wait mga 1 to 2 hours to be able to ride the pump boat. From the port, it took about 30 minutes to get to the island. Hindi ko na rin namalayan kasi na-enjoy ko naman yung view going there.
And I did not expect na may community pa dito. So ayan, may maraming bahay, mga bangka, tapos ito yung mga kids sumasalubong sa mga bisita. Meron na rin mga tricycle nakaabang dun sa port. You can rent them para ihatid kayo dun sa resort nyo. Sobrang ganda ng daan dito. Hindi siya parang sementado, pero patag and maganda yung view kasi tingnan nyo naman, ang daming puno. So, this is the resort where we stayed. Ang pangalan ng resort is La Paseo Resort. So, beachfront siya. We did not rent an actual room. We rented a cottage. So open cottage siya, yan yun. Pwede na rin matulog dyan. And then ako, nagdala na lang ako ng tent. Pero okay na din siya for overnight. Ayan, hawak ni Peter yung tent. Sobrang dali lang niyang i-open. Magpa-pop up siya, hindi na kailangan i-assemble. Ayan. No, maliit lang to. So ayan, ready in 5 minutes. Diyan namin nilagay yung iba naming gamit, tapos diyan din kami natulog. Explore muna natin yung deck tsaka yung beach. So low tide ngayon, kaya if you notice, mabato yung dagat. Malayo yung tubig. Ayan. So hindi ka makaka-swimming for now, pero you can appreciate the sunset. Sa pagka-curious namin, we decided to walk to check the beach on the other side. Nakakita kami dito ng mga starfish. Ngayon ako nakakita ng ganitong klaseng starfish na mahahaba yung galamay. Sa sobrang dami nila. Parang octopus talaga siya. Meron diwalo yung... Grabe yung low tide dito, sobrang layo ng beach. Pero in-explore lang namin hanggang marating namin yung dulo. And nung palubog na yung araw, eto, pinanood lang namin yung sunset, sobrang relaxing. What did you guys buy? A chicken? Perfect. Hindi ko rin alam paano linisin yung isla na yun. Ayan! Maliwanag na ang kinabukas. Anong fish binili niyo? Sa ulan. Maghamulan sa damo. So lumubog na yung araw. Waiting na lang kami na maluto yung pagkain para makapag-dinner. Ito na po yung lutong adobo nila Peter. At ito na po yung mga tumatagay. Ito po. After dinner, medyo nag-chill na rin yung resort. Nag-stop na yung karaoke. Medyo tahimik na. So, ayun, medyo nakapag-condition na, nakakain na. So, ready na kaming magtagay. So, dito kami nag-inuman sa tabi ng dagat. Ayan. May baong kaming tuba. Binili namin yan dun sa isla. Iniinom nila yung tuba dito with chaser. Ang chaser nila dito is Coke. Then, after maubos yung tuba, ininom na rin nila yung mga hard liquor nilang baon. Ayan, inumaga na kami.
Naka-idlib lang ako konti dun sa may tent tapos na abutan na namin yung sunrise. Ayan. Ito na, inabot na kami ng umaga. Morning! Happy Father's Day! If you're wondering paano namin na kayang mag-stay up until morning, gabi po kasi yung work namin, so talagang sanay kami ng puyatan. Tumaas na rin yung tubig, maganda na yung beach. Parang inviting na siyang languyan, so... Kumain lang kami ng breakfast, nagluto kami ng corned beef, egg, saka ng pancit canton. And then, magsiswimming din kami. Isa lang ang Ando Island sa dalawang sikat na islands dito sa Borongan. Yung isa, it's called Divinobu. Pero itong Ando Island, locally known din siya as Puro Halaba. It also means Long Island. Wala na yung trace ng mga bato kahapon. So, ayan, pwede na mag-swimming, mag-chill, and mag-picture taking. We're going home! Bye! Ando Island! It's time to go home. So, around 12 na kami nakaalis. So, maglalakad lang kami konti papunta dun sa port. And then, sasakay na uli kami ng pump boat going back to the main island. Hi for Angel! By the way, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe, hit like, and turn on the notification bell so you can get notified on my new videos. Ito na yung pinaka plaza ng isla, may parke, may church, tsaka may gym dito. This time, mabilis na kami nakasakay kasi may nakaabang ng pump boat when we arrived. So, we're ready to go. Okay, so we'll drive back to Tacloban. Thank you again for watching. I hope to see you on my next video.